Hello mga kabukid! Ngayon po maghahanap tayo ng ganito. Tinatawag pong pungapong sa Tagalog. Dito sa amin, ang tawag namin dito bagang. Ang hinaharvest namin, yung hindi pa siya bumuka ang dahon. Pero kapag ganito kasi, kapag ganito na ang dahon, hindi na namin siya inaani. Kasi yung katawan niyan, medyo makunat na din po yung katawan niya. Yung mura kasi, or yung hindi pa bumuka ang dahon, malambot siya. Pero pag ganitong bumuka na, the best din po, hukayin siya. Harvestin natin yung laman. Naka-encounter na po ba kayo ng bulaklak ng pungapong? Every May po, lumalabas sila yun or tumutugo. Yun po yung ang petals niya ay kulay maroon. Tapos ang pagpadapit hapon na siya, napakabaho po ng amoy niya at saka pinupuntahan siya ng langaw. Yun po yung namumunga. Wala kasi, hindi siya ngayon kwan eh. Papakita ko sana sa inyo na ang bulaklak na yun namumunga, tapos nalalaglag yung bunga nun, sana yung tumutubo na ganito, yung maliliit. Dito sa amin marami, hindi kasi namin halos hinuhukay yung laman. Balang kinaharvest lang namin yung katawan niya. Para pag sa next na season, may maaani ulit tayo or may pagpukuhanan ulit tayo ng gulay. And then may nagtatanong din, bakit hindi na lang gabi? Bakit gusto pa namin gulayin yung ganito? Ito po yung tinatawag na exotic na gulay kasi once a year lang siya kung lumabas. Hindi lahat ng tao alam kainin ito at hindi rin po lahat ng tao nakakakain ng ganito. Para sa amin po kasi dito sa lugar namin dito, blessing sa amin kapag tumubo na yung ganito. Kasi may libre na naman kaming ulam. At saka alam nyo po yung lasa, di ba pag nakatikim po kayo ng halimbawa, wild chicken, di ba ang lasa niya maasim-asim kasi wild nga siya. Ganun din po ito, hindi namin tinatanggal yung katas niya, may proseso ang tamang pagbalat, ganun para hindi siya makatikim. Ang lasa po ng sabaw niya maasim-asim din. Kaya nga, sinasabing wild na gulay. Diba? Ngayon mamaya po, ipapakita ko hanggang kung paano siya balatan, paano siya iluto. Maraming paraan kung paano iluto. Dito kasi sa amin, nahalo namin sa munggo, niluluto namin siya ng solo, pwede din siyang gataan. So tara po, kunin natin yung isa doon na malaki. Ayun, pwede pa siyang gulayin yun. Samahan niyo po ako. Maliliit itong nakuha ko ngayon. So, ganito po yung ina-harvest namin. Ganito pa lang yung dahon. Ito, makunat na to, yung mga ganito. Dati, nung may baboy kami, ina-harvest ko yung mga bumuka. Pero hindi ko ina-harvest yung laman. Ang magandang harvestin po sa pungapong, kung gusto nyong kainin yung laman, yun po yung malalaki ang puno. Pero yung ganito, maliliit lang din ang laman nito kasi. Ito, aanihin natin ito. Pero yung dahon, hindi po namin kinakain kasi makati. Yan. Itong katawan lang ang kukunin. Ito, marami dito sa amin. So ito po, kasing laki ko lang siya, kasing tangkad ko, kaya lang kasi nandito ako medyo sa baba kasi bangin ito. Ito pwede pa siyang gulayin. Pero ganito kalaki, dapat ang katawan kapag harvestin nyo po yung laman. Yan. Ito, kunin ko pa to kasi malaki naman siya. Pwede pa itong gulayin. Maliban lang dun sa mga sobrang pino na at saka yung dahon. So, dadagdagan ko pa siya kasi may isa pa ako nakita. Tumba ko muna. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano po balatan itong katawan. Thank you.
nalutan, tinalutan ko po yung kamay ko dahil ito po, itong katas dito sa balat, yan po ang makate. Yan, hindi po yung salaman. Ito, ito, ito. Ito sa gitna. Tipayan niya na legit. Legit na pungapong po yung babalatan ko. Ang pagbalat po, kasi ang gabi, ganito ang pagbalat natin sa gabi. Ganyan. Pero dapat po matanggal pa ito. Makati pa rin po yan. Kaya ang pagbalat namin, ganito. I-script nyong ganyan. Makapal siya. Ganyan. Ganyan. Kaya po dapat malinis din ang inyong kamay kasi po ito hindi na hinuhugasan. Ayan po yung katas ng balat sa parting pinagputulan. Yan po yung makati. Dapat po makapal ang pagbalat. Ayan. Ayan, kapag ano po, bawasan nyo na lang po dito para matanggal po yung katas ng balat. Ganyan. Kasi hindi po pwedeng hugasan to kasi porous po to. Kaya sisip-sip ng tubig. Na. Dito po sa amin ang paghiwa pa ganyan. Tapos is ganyan po. Pwede rin pong sahugan ng kabuti. Ito, kukunti lang kasi yung kabuti na nakuha. Kaya, himay-himayin ko na lang. Oy! Ito! Makikita nyo mamaya kung kanino ko ipapakain yung ano. Yung mga, yung itong lulutuin namin. Kasi sabi nyo kasi nakakamatay. Hindi po ito nakakamatay. Ito po ang isa sa hook ko. Tinapa. Tinapa na matigas. At ang kunat. Igigis ako po yung pungapong natin kasi ipipinakbet ko siya. May kunti po kaming kabuti. Nahahalo ko. Ah!
Hindi na po tututubigan kasi pusa siyang magsasabaw. Pusa siyang magtutubig. Pagyan na po natin ng bechin at saka sin. Ay, ano pa nga, bagoong. Ipapakabit natin siya. Ayan po, yung sinasabi ko sa inyo na kahit hindi natin siya tubigan, pusa po siyang magsasabaw. Ayan na po. Ang sarap. Itatransfer ko na po ito sa kaldero at dadalhin na po namin doon sa pagbabaunan namin. Ang kakain nito ay ang mga naglilinis sa isang bahay ng kakilala namin. Ayan, nandito na po tayo sa bahay kung saan dadalhin natin ang nilutong pungapo. Bunso mushroom. Yung green ba yan? Ay, yung haba na. Kain na kayo. Ayan, nakita nyo naman, walang nalason. Salamat po sa inyong panunood.